Hello and what's up mga kabarangays, it's your kapitan here, E.B.Y. At kung bago ko pa lang dito sa YouTube channel ko, please do subscribe and turn on your notification bell para like kang updated sa mga susunod kong video. For today's video, gagawa tayo ng panibagong tutorial, clone tutorial. Tuturuan ko kayo kung paano mag-clone hindi gamit ang Biomaker app, hindi gamit ang Clipping or Cutout app or yung Chinese application, kundi gamit ang KineMaster application. So, pero bago muna yan, bibigyan ko muna kayo ng ilan sa mga tips bago simulan ang ating clone tutorial na to. First, kailangan stable lang iyong camera habang nagbibideo ka para hindi masyadong, kumbaga, hindi halata yung pagkaka-cut mamaya na gagawin natin sa KineMaster. Next, dapat nandun ka sa maganda ang lighting. Kumbaga, hindi yung kita yung shadow. Kasi minsan, pag kinat mo yung video, makikita yung shadow doon sa kabila, which is puputol, pangit na yung iyong gagawing clone. So, yun lang. Ilan lang yun sa mga tips ko bago kayo mag-start na mag-edit ng inyong clone. So, hindi ko ito papapatagalin pa. Tuturuan ko na kayo kung paano mag-edit ng ating clone. Let's start! Hi guys, so buksan mo muna natin yung KineMaster natin. Yan, then pidutin lang yung plus sign, then piliin ang 9 to 16 ratio. Pang TikTok yan guys. Yan, then choose nyo lang yung video na ating i-edit. Yan, pinili ko na yung akin. Yan guys. Then after natin mapili yung video, hanapin natin yung part kung saan natin siya i-cut at ipapasok yung kanta. Yan, trim lang siya guys, trim, then trim to left of playhead. Yan, trim lang natin yung guys. After naman yan, hanapin natin yung pinakadulo, then trim ulit natin siya ng split at playhead naman guys. Then after nating mag-split at playhead, duplicate as layer dun sa may tatlong dot na yon. Yan, duplicate as layer lang. Then next naman natin gagawin guys is hanapin natin yung part kung saan ipapasok yung pangalawang video na imamask natin mamaya. Yun guys. Yan, yan. Bali, mano-mano siya guys, pero alam kong kayang-kaya nyong i-edit siya. Yan, yan. Tapos trim lang natin siya ulit ng left at playhead. Yan, then delete na natin yung natirang clip. Tapos hanapin natin kung saan pwedeng kung saan mas magandang ipasok yung ating video na tinrim. Yan, kita nyo guys, yan, yan. Try natin i-play kung okay. Tsak, yun. So, next naman natin guys is i-low volume na lang muna natin parehas yung video para hindi hassle sa ating pag-edit. Then, zoom in lang yung ating pangalawang clip yung nasa layer. Yan. Then, punta tayo sa cropping. Dun sa cropping, makikita nyo yung mask. Pindutin nyo lang yun. On nyo lang yun. Then, kita nyo dun yung dulo. Yan. Yan. Bali yan. I-adjust lang natin siya pag-gitna o kung saan nyo gustong i-cut ang ating video. Then sa feather naman guys, kayong bahala kung gaano ka transient nung iyong video dun sa, yun naman guys, nababasa dun sa gilid at doon sa mga gilid-gilid noong minas mo na video. Yun guys, bali yan, edit ko yung angin ulit sa feather kasi hindi ko nagustuhan, medyo bababaan ko lang ulit. Yan guys, kayo lang bahala kung paano nyo mapapaganda yung inyong video doon sa feather na yun. Then, after nyan, yan. Then, trim lang natin yung mga excess. Yan. Guys, after nating matrim yung excess, play natin siya kung okay.
1, 2, 3, chak, yun, nice, yan, then after nyan, export na natin ang ating unang video, yan, hindi pa natatapos dyan guys, bali 1080p yung pipiliin pala natin para mas malino yung video. Yan, hindi naman ganun kalaking MB yan guys. Yun. Yan, after ng MP, buksan ulit natin ating KineMaster app. Then pili ng 9:16 ratio at pili yung ating in-export na video kanina. Yan. Bali guys, ang gagawin natin dito is mag-a-apply tayo ng content effects. Yan. So bali guys, kita nyo dun sa pinakababa yung parang hati. Then ang gawin lang natin dyan is ispapan and zoom lang natin yan. Yan, piliin nyo lang yung start position and end position doon sa may equal sign. Yan, bali tinanggal ko lang yung hati para hindi masyadong unrealistic yung ating video. Then after nyan, piliin natin yung sound na ilalagay natin sa ating video. Then extract audio lang natin. Yan guys, after ating extract, yan, delete lang natin yung kaninang video. Then yan, yan, adjust lang natin yan. Yan. Bali mamaya ko nalang ipi-play yung sound kasi baka makapiright tayo. Yan. Bali guys, ang ginagawa ko is tinitrim ko yung part kung saan i-apply ko yung effects. Yung effects guys is pwede nyo siyang makita sa KineMaster application. Yan guys, pili lang kayo ng mga effects na gusto nyong makita, na gusto nyong gamitin sa inyong video. Yan guys, try natin itong una kong napili. Yan, medyo okay din naman pero parang hindi ako satisfied kaya hanap ako ng ibang transition. Yun, blink. So sa blink try natin yung simple. Yan, simple lang siya. Kaya try natin. Yan, then put. Yan, nice. Then guys, next naman natin is yung speed. Bali, papapagalin ko lang yung video ng konti. Papabagal lang natin yung video ng konti dyan. Yan. Pinabagal ko lang ng konti. Yan. Then, yan. Okay na guys, ang ating video. Then, atin na i-export ang ating final project. So, exporting. And here's the result. Sana may natutunan kayo sa ating tutorial ngayong araw. Sobrang simple lang nitong tutorial na to. Bali, tinuruan ko lang naman kayo kung paano mag-cut and mag-mask noong inyong clone. At dahil 9,000 subscribers na tayo, meron akong pag-giveaway sa inyo. Yes guys, tama ang narinig. Meron akong pag-giveaway sa inyo. Hindi pera, hindi gadget, kundi editing. Edit. Mag-e-edit po ako ng video ninyo. Taswar, slow-mo tutorial, or anything na gusto nyo ipa-edit sa akin. Pipili ako ng 10 tao na i-edit ko yung kanilang video. So, madali lang guys ang ating mechanics. Una, follow nyo ako sa IG or TikTok. Pwedeng both. Then, pangalawa, punta kayo sa aking Facebook page at i-like ang aking Facebook page. Then, yung pangatlo, punta kayo sa aking Facebook group at sagutin ang katanungan na natutuon bago kayo makapasok. So, yun lang guys. Ganun lang kadali. And after nun, i-comment nyo dun sa pin post yung screenshot ng follow and like nyo doon sa page at sa IG or TikTok. And guys, ipili ako ng 10 na i-edit. So, yeah guys. Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta sa aking YouTube channel. Siyempre, sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, mag-subscribe na kayo. At huwag niyong kakalimutan, i-like ang video na to. At mag-comment din kayo na mga gusto niyo pang makita sa YouTube channel ko na editing tutorials at kahit ano. Yun, pag hindi na ako busy, gagawin natin paraan na magawa lahat yan. Yun. So, yun, happy 9,000 subscriber ulit sa ating lahat guys. Sana madagdagan pa ang kabarangay natin. Again,
your kapitan here. E-B-Y. The guys have been keep spreading kapayapaan. Ebbing in yourself. Hashtag Ebbing Universe.